Diyos. Namimiss ko tuloy yung paggawa ng accessories. Ano pangalan mo, Te? Teresa po. Si Ate Teresa. Ate Teresa, ano yung ginagawa mo? Bracelet, Ma'am Jom. Ay, bracelet. Ay, ang ganda. Anong tawag sa mga shells na yan? Poka shells? Poka shells. So, saan galing yan? Fresh from the sea? Hindi naman, gabi. Oh, siyempre naman. Huh? Ano ba talaga? Hindi naman, siyempre. Ate, ano ba? Galing dito sa amin. Ah, galing sa inyo. Ay, ang cute nito. Wala bang mas malaki, ate? Wala kang ginawa? Mas malaki? Lagay ng barya lang. Ay, meron po. Mas malaki pa po. Meron daw kayong samahan dito. Na ano daw? Kasi kung kami may samahan, kaming tatlong mga mamashi, kayo may meron din daw. Meron din ba kayong samahan? Anong samahan to? Dinala mo lahat. Kung kami po ay samahan ng mga vendors. Sila ang samahan ng mga vendors. Anong tawag sa inyo, ate? Malay Boracay vendors. Ano po? Malay Boracay vendors. Malay Boracay vendors. Ano ba to? Quintas ba to? Oy, hindi yan quintas. Ano ba? Ay, hindi. Ano ka ba radyo? Radyo yan. So, Malay Boracay vendors, Ma-Bo-Ven. Ay, kasha. Ang Ma-Bo-Ven o Malay Boracay Vendors ay binubuo ng mga lokal na Momshies at Popshies. Nagsimula ang grupo noong 1984. Nakikipagtulungan sila sa gobyerno upang mabigyan ang bawat miyembro nila ng puhunan at dagdag kaalaman sa pagtitinda. At ito na nga ang pangunahing pinagkukunan nila ng kabuhayan. Tapos yung mga pinagbebenta mo dyan, ano ba yan? Nakakatulong ba yan sa family mo? Oo naman po. Ito po talaga yung source of income po talaga. Ano-ano na pong napundar nyo daw dito sa ginagawa nyo na to? Meron na pong napundar kahit pa paano. Napag-aaral naman sila na maayos. Oh. May college na rin po ako. Wow! Ang galing-galing naman. Pwede ba namin itry yan, ma'am? Siya kung paano gawin? So, kunwari, bagong vendor ako dito, paano ba sumali sa samahan ng Ma-Bo-Ven? Kailangan mo muna first magpa-register. Sagot po. Upo kami. Kailangan na daw natin magpa-register mga mamshi. May registration pa. Oo, para maging certified ka na ano. Oo. Paano kayo na-apekto nung nangyaring closure ng Boracay? Ito yung inayos, yung rehabilitate ang Boracay. Rehabilitate. Sobrang na-apekto. So paano po, ano ang ginawa niyong parang ibang bagay na talagang ma-divert na magkaroon kayo ng hanap buhay kahit paano? Actually, binigyan po kami ng cash for work na ano, na... Gobyerno? Oo, ng government. Cash for work? Cash for work. Ano yun? Para mag-work ka as yung tutulong ka sa rehabilitation. Oo, ng linis-linis. Okay. Wow, tutulong daw sila sa rehabilitation. So, sumusweldo din sila. Isera din mo siya. Di ba ganito sa probinsya? Uy, sa sinulid yun. So, sinulid yun pag sa ganyan yun. Siya po yung ano, yung ginagamit po dito yung pang-kitchen. Swerte tayo dahil ngayong umaga, ituturo ni Ma'am si Teresa kung paano gawin ang sikat na pampasalubong na accessories dito sa Boracay. Gawa ito sa shells na nakukuha nila sa isla. Paano yung binubutasan to, Ma'am si? Oo nga, may ano po. Meron pag in-order mo ba, butas na siya? Nakabutas na po siya. Saan nyo ito in-order, Ma'am Shee? Meron po kaming supplier. May suppliers yun. So, magkano po ang puhunan nyo dito? Halimbawa, gagawa kayo ng bracelet at saka quintas. Nag-start po ako sa 1,000 lang before. 1,000? Mm-hmm. Tapos, magkano po kinikita ninyo like sa isang for example, sa earrings po. Kasi kumikita ka talaga sa mga earrings po. Oo, yun talaga. Diba, Ma'am Shee? Oo. Tapos, magkano? Like for example, pag namuhunan ka po ng 1,000, kikita ka ng mga 3 times. Depende po. Sa so, 3,000? 3 times. Depende naman po. Pero hindi po pare-pareho. 3 times 3. Ilan ang nagagawa niyo sa isang araw? Depende po. Pero usually po, mga maximum po, mga 30 pairs of earrings po. 30 pairs of earrings. Wow. Okay. Momshie, may tanong si Momshie Carl. Ano pa, Momshie? Wala. Bakit ang ganda-ganda niyo? O si Ate, wait kayo sa inyo. So, ang mga karaniwang po bumibili sa inyo dito, ano po, mga Americans or... And the foreigners nga, dun sila kumikita sa foreigners. Okay. Oo. Pero mas... Yung ating mga kababayan ba, well, the balikbayans, di ba? Mahilig din silang bumili. Opo. Yung mga balikbayan. Ayan, ganda. Actually po, mas kumikita nga po kami sa mga ano eh. Pinoy? Hmm. Ay, mas kumikita pa rin sila sa mas, Pinoy. Mas madali sila. Mas pero marami pong foreigner na pupunta sa ito. Mas ano kasi tayo eh, mas mahilig tayo bumili. Madali lang pala gawin ito, patapos na ako. Ito na. Oh, wow. Wow. Ang ganda. Sana ang gumawa. Wow, salamat Momshie Mels. Ganda nito ha. I
love it. Wala nga naman, Ma'am si Jules, at syempre maraming salamat kay Ma'am si Theresa Prado sa pagbabahagi niya ng kanyang kwento sa atin. More blessings para sa family mo, Ma'am si. Ma'am si, paano to isasara? Saan bang bahay dito sa Boracay? Sa medyo mataas po na area. So, ilang hours ang biyahe? Gabi naman. Hindi lang, walking distance. Walking distance lang. So, mga 5 minutes walking, 10 minutes? 15 minutes walking din ang bahay nila. So, in fairness naman, malapit lang din dito. So, kunwari, isara muna to, Ma'am si. Pero kulang pa to eh. Sakal dito. Hindi, okay na siya. Para hindi masyadong mahaba. Bukod sa mga souvenir, ate, ano pa mga iba niyong services? Actually, meron po kaming mga hair braiding sa Ma-Bo-Ven. At saka meron din massage. Ano ba ang tama pagpronounce niya? Braiding or braiding? Braiding. Huwag kayo mag-alala. Nagtanong lang naman. So, saan kami pwede magpa-braiding? Ay, doon po sa area na po. Okay. Ano to? Ano pa? Henna ano tattoo. Siya? Oo, meron po. Ayan, Ma'am si Jules. Massage. Pero, meron po kami manicure and pedicure. Lahat yun member ng Mabu Ben. Apo. Try niyo po yung hair braid, ma'am. Kasi yun po yung isa sa mga patients. Ay, nako. Yan, lagi ang ginagawa ko dito sa Boracay pag pumupunta ako dito. Ang ano? Mag-hair braiding. Ulitin mo. Hair braiding. Tama. Perfect. Ate, gusto ko sana kung may ganun. Bakit yung kwintas nyo? May kilikili. Gusto ko yung kwintas. Sige, hahanapin. Wait! Tapos, uy, ang ganda, Ma'am si Jules! Bad. Okay. Ma'am si Jules, ang ganda, bayaran mo.